Magandang gabi, mga kamahalikan. At heto na naman tayo. Meron naman akong bagong isasalaysay sa inyo na panibagong kwento sa gabing ito. At ito po ang ating kwento. Hello guys! First time ko po mag-share ng story ko. Medyo mababa lang naman tong kwento ko. Kaya ito po yung aking kwento. Ganito kasi yun, way back November 2009, araw ng mga patay, kami lang ng nanay ko na iwan sa bahay noon sa Tandang Sora, Quezon City. Yung mga kasama namin dumayo sa probensya para mag-asikaso sa libingan ng mga kamag-anak nilang Yumao. Walang masyadong tao, taimtim din ang gabing iyon. Siguro dahil pati mga kapitbahay namin dumayo din sa mga provinces nila. Since araw ng patay, nagsindi kami ng kandila sa tapat ng altar kung saan may Santo Niño. Kaming maliit na nakapatong. Habang busy yung nanay ko sa kusina, ako naman nasa sala lang din. Nagpapahangin nang biglang may naamoy akong nasusunog na plastic. Hinanap ko yung source ng apoy at ayun nga, nakita ko natumba yung kandila at nasunog yung Santo Niño. Nay! Nay! Yung Santo Niño, Nay! Nasusunog dito banda sa altar, Nay. Dali-dali, tulungan mo ako, Nay. Kumuha po kayo ng tubig. At saka yung basahan. Basahan po, babasahin niyo po ng tubig yun, Nay. Bilis! Bilis, Nanay! Bilis! Dali-dali ko naman pinuntahan para patayin yung apoy. At yun nga, dumating agad si Inay at dala-dala yung tubig at saka yung basahan. Buti na lang, andun din ako sa sala. Kung hindi sobrang laking pinsala, pati sa mga kadikit naming bahay. Pumunta yung nanay ko sa sala para magpahinga nang biglang may kumakatok sa gate namin. Tao po! Tao po! Tao po! Oh, iho! Anong atin? Nay! Pwede po ba ako makahingin ng tubig? Uhaw na po kasi ako. Pwede po ba? Halika, halika, iho. Halika, pasok ka. Isang batang maliit. Siguro na sa 5 to 6 years old na siya. Hindi siya familiar sa akin. Pero first time ko lang din siya nakita sa lugar namin. Maliit din boses niya. Maitim ang balat at kulot-kulot ang buhok. Mayroon din siyang suot na oversized t-shirt na kulay puti at nakapaalang siya. Ang sabi niya sa nanay ko, Nay, uhaw na po ako. Salamat po. Kumuha naman ng isang basong tubig yung nanay ko at ibinigay sa bata. Siyempre, curious din nanay ko since di namin siya kilala. Tinanong niya kung taga saan siya. Ang sagot na ng bata, taga doon po. Doon. Dalawa po ang bahay ko, Nay. Doon po. Hindi na nasundan ng tanong ng nanay ko kasi umalis din yung bata. Nagtaka kami kasi hindi siya familiar sa amin. Gala din ako nung bata ako kaya kung kalugar namin siya makikita ko siya palagi. Kinaumagahan bumalik yung bata. Tao po! Tao po! Tao po! At ito naman ang sabi ng stepfather ko. Psst! Malis ka nga dito! Disturbo, disturbo. Malis ka! Yung bata ay naghingi naman ulit ng tubig. Pero yun nga, nagsungit yung stepfather ko, binugaw yung bata. Pinauwi niya at dibinigyan ng tubig.
Mula noon, di ko na nakita yung bata. Maari kayang si Santo Niño yung bata? What do you think po? Magandang gabi, mga kamaharlikan. At heto na naman po tayo, may panibagong kwento naman tayong isinilaysay sa gabing ito. May mga insidente talagang mga pangyayaring ito. Sa tingin ko, yung bata ay si Santo Niño yun. Madami na kasing cases na nangyari doon. Pero buti na lang dahil yung nanay, pinapatuloy niya at saka binigyan ng tubig. Kasi way yun eh, ng Santo Niño para i-test yung mga tao kung meron ba itong gininto ang puso. Pero yun lang nga, yung stepfather, kakaiba din ugali, no? Humingila naman ng tubig yung bata, tapos hindi binigyan ng tubig. E kung siya kaya yung nauuhaw at hindi din bigyan, ano kaya yung ano niya, nararamdaman niya? Kasi may mga tao talagang may mga bato yung mga puso nila. Mga walang malasakit. Alam niyo po, si Santo Niño mayon o hindi or normal na bata, dapat po nating paraging tatandaan na dapat parati pong bukas yung ating mga kamay, bukas yung ating mga bahay sa pagtulong sa mga nangangailangan. Kung may lalapit sa atin na humingi ng tubig, pagkain, bigyan natin, huwag natin ipagdamot. Kung ano yung meron sa atin, isishare natin. Kasi dapat meron tayong pagmamahal at malasakit sa kapwa. Dahil kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, yun na din yung mismong ginagawa mo sa Diyos. Kung ikaw mapagbigay sa kapwa mo, so ibig sabihin, parang ginawa mo na din sa Diyos yun na mapagbigay ka sa Panginoon natin. Hindi naman din na yung Panginoon natin, binibigay naman sa atin yung lahat-lahat ng mga pangangailangan natin. Kaya dapat maging ano din tayo, maging marunong tayong mag-share ng blessings para maging blessed din tayo. Then, meron ako din isi-share na kwento kasi ito po is narinig ko din na sa isang lugar daw yun na may bata din. Tapos yung mayroong dalawang malalaking bahay, tapos sa gitna, napagitnaan nila yung bahay din na yung simpleng bahay lang, maliit, gawa sa kahoy. Pero yung dalawang malalaking bahay, piningan niya ng tubig, pero hindi po siya, binugaw lang siya. Tsaka yung mga madami pa siyang bahay pinuntan, hindi din siya binagyan. Pero nung bahay po na maliit, bahay ng pobre, humingi po ng tubig ang bata doon, binigyan po talaga siya. At bago umalis yung bata, ang sabi ng bata is, alam nyo po, kung masusunog itong bayan nyo, sa tingin ko, itong bahay nyo, hindi to masusunog, ito ang maiiwan. Then after po nun, kinabukasan, nangyari nga po yung malaking sunog. Halos kalahati ng bayan do yung nasunog doon eh. And then, yung bahay na yung gawa sa kahoy, hindi talaga nasunog, pero yung dalawang katabing bahay niya, sa gilid at gilid niya, tupok na tupok ng sunog. Yung parang yung mga yung sunog, dumaan lang sa bubungan nila. Then, hindi daw naka-feel ng mainit yung mga nakatira doon sa bahay na maliit. Kundi parang malamig pa daw yung bahay na yung time na nasusunog. At then, meron din mga kwentong ganun, na gumingi ng tubig, hindi binigyan, tapos pagka-afternoon, bumaha, bumagyo, nag-tsunami. Kaya, dapat maging ano po tayo, maging mabait po tayo at mapagbigay sa kapwa natin. Kaya ito lang po ang masasabi ko, mga kamaharlikan. Lagi po nating tatandaan na dapat maging bukas tayo parati sa pag-share ng blessings kung ano man meron tayo. Dahil baka one day, ma-experience din natin at may bibisita din sa bahay natin na isang batang ligaw. Ha 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 ha.
Maraming salamat sa inyong lahat, mga kamahalikan. Salamat sa inyong pakikinig sa ating isinalaysay na kwento sa gabing ito. Please like and subscribe and click the notification bell below para parati po kayong updated sa ating latest na mga kwento na ipapalabas sa channel natin. Stay safe and fresh, everyone. God bless. Salamat po sa pakikinig.